Hello mga tropa peeps, meron tayo ngayon dito na ayusin. May dinala sa atin isang laptop model Aspire E1 series. At titingnan natin ha kung ano yung problema ng laptop na to. At sabi ng may-ari meron daw mga guhit-guhit dito sa kanyang LED display. Posible ho na ang problema nito ay yung mga vertical o horizontal bar lines, ano ho, ha? So karaniwan ho kasi na nangyayari ito pag nadidiinan ho natin itong lid cover ano po ng laptop ay nagkakaproblema. So bubuksan natin, ipa-plug in natin, ipa-power up natin to at makita natin kung anong problema. Ayun, meron pong vertical at horizontal bar lines, ano ho, ha? So ito, so ang problema ng kanyang LCD. So ito mga vertical bar lines na ito ay hindi ko karaniwang maayos mga katropa peeps sa pamagitan lamang ng pagdidiin o pagsisingit ng kung anumang mga cardboard ano ho. At ito ho ay kinakailangan ho ng seryoso at magaling na pag-aayos, ano ha. So since wala ho tayong gamit, so ang ating pong naging advice dito sa may-ari ay papalitan ho natin ng bago na LCD itong kanyang laptop. So kaya antabay kayo mga tropa peeps para itong LCD nito na may mga guhit, vertical at horizontal lines ay maayos natin. Okay? So ito advice natin mga tropa peeps, ano? Ay palitan yung LCD na may order na tayo. Ito meron tayong pamilit dito, so kinakailangan tingnan natin yung model para sakto ho yung ipapalit natin na LCD, ano ha. So antabay kayo mga tropa peeps, huwag niyong makalimutan ha, mag like, mag subscribe at syempre ay hit ninyo yung notification bell all para meron mga tayo na bagong video na i-upload ay inyong mapapanood. At tabay lang, tatapusin natin ito, ano po, shutdown muna natin. Ayan. At papalitan natin mga tropa peeps. Okay, so kailangan hindi ho naka-plug in yung inyong laptop, wala ho mga ibang devices na kadikit, mga USB o ano man, at syempre yung battery mga tropa peeps ay ating tatanggalin. Okay, so ito, tanggalin natin, tatsara natin yan. At tatanggalin natin yung battery. Ayan na. Ito sa laptop na ito mga tropa peeps. Okay. So, ayan. Tatanggalin ko na. Okay. Ito yung battery niya. Importante ho yan na wala yan. Okay. At ngayon ay simulan na natin buksan mga tropa peeps. Ha? So, lagi nating tandaan na ang mga lead ng bawat model ng laptop ay mayroong mga nakatagong screws. Ayan, ha? Tulad yan sa may babang ito. Dito sa kantong yan, dyan sa may kanan, at din dyan sa may kaliwa. Ha? Ayan, kita ba ninyo? Okay, so lahat ng kanto na yan mayroong nakatago. Ay, mayroong itim na bilog, ano? Hindi nakikita, kinakailangan ay tanggalin mo to na parang sticker. Pero since wala tayong nakita, ay kailangan natin ng plastic ito, ha? So sisingit natin mga tropa peeps sa gilid. Ayan, nang dahan-dahan, maingat na pagsingit. Okay? Tapos sihilahin natin papunta rito sa harap sa atin, ano, sa taas. Ayan, sa atin ang paghila. Dahan-dahan lang mga tropa peeps sa bandang kaliwa. Ayan,
At i-snap lang natin. Pag nadidinig natin mayroong tunog, i-snap po sa pagtanggal, sa baba. Ayan, landahan. Baka masira natin itong lid cover na maliit. Ah. Eh, pwede naman yung palitan. O-order lang natin. O, ayan. Tinanggal na natin. Ah. Okay. So, lahat ng piyesa napapalitan dito sa laptop. Okay. So, ngayon, ay simula nating alisin yung mga screw na to. Mga to papips. Yung apat din yan. Yan. Isa. Okay. Sa kanan. Yan din sa baba. At sa baba rin. Okay. So, lahat ng yan, ang apat na yan, ay atin pong tatanggalin para maangat natin yung LCD. Okay. So, simulan natin. Nga pala mga tropa pips, ha, itong ginagamit ko ngayon na screw ay hindi ho magnetic. May mga sensitibo kasi na mga laptop at nagkakaroon po ito ng short circuit sa kanyang mga bahagi ng laptop, mga tropa pips, ha. At naging isa niyo yun ang problema, malaking problema para po sa isang laptop. Kaya, ayan, hindi ho magnetic ang ginagamit ko. Pero karaniwan sa mga technician ang ginagamit nila, eh, yung pong may magnet, para hindi ho mahirapan sila na ipunin o di kaya alisin doon sa pinagtanggalan yung screw. Ano ho? Ha? So, ayan, natanggalan natin mga ito. Tingnan ninyo, ha? Ang pipino, ang liliit na, no? Nako. So, i-organize natin yung mga tinatanggal natin pyesa o mga ikangay screws dito sa laptop. Ano? So, hihilahin natin na ngayon. Dahan-dahan. Paharap sa atin. Ipahiga natin. Kinakailan dumapa siya. Ayan. Pantapa. Pupunta rito sa keyboard. So, ngayon. Tingnan mo na. Tingnan ko. Ito yung 30 pins, ano po, ha, na connector ng LCD papunta sa board. Ayan. So, merong 30, merong 40 pins na tinatawag. Kaya importante na mahalaga nating malaman, ito yung model, yan. May mga nakasulat dyan, eh. Ha? Dito sa LCD. Para eksakto ho yung mau-order natin. Okay? So, tandaan natin lagi. Ganyan. Dito nakasulat yan. Okay? Tatanggalin natin. Hihilahin muna natin. Mga tropa pips. Ng dahan-dahan. Ito. Ayan. Dahan-dahan. Maingat ho. Sa mga baguhan. Hinay-hinay. Pero sa mga datihan na. Parang baliwala na lang yan. So, paatras ho. Palayo. Palayo sa inyo ang paghila. Dahan-dahan. Yung tape. Tulad na ito. Ayan. Tapos yung pin ay lalong importanteng mahalaga po natin na utay-utay nating hilahin yan palayo. Ha? Ayan. Since naalis na, okay, ihilahin ko na yung ngayon yung 30 pins palayo dito sa LCD. Ayan. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Hinay-hinay mga tropa pips. Ayan. Ako. Talaga naman. Ha? Okay. Naiwalay na natin. Okay? So, naiwalay na natin yung 30 pins. Yan ang ingatan natin lagi. Ano? Huwag nating basta hilahin. Okay? So, papalitan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung board niyan eh, dapat naiingatan pag nadidiinan ho yan eh, nagsisimula ho na magkaproblema, magkakaguhit yung vertical at horizontal bar lines, minsan halos kalahati, ano, ha? So ito dito sa lid na to wag dapat nadidiinan. Yun ang tandaan ho natin, ha? Yung mga may laptop, mga tropa pips, okay? Kaya nagkakaguhit yan dito. So, wala tayong gamit para maayos yan. Kung meron tayong mga sophisticated na gamit, pwede ho yun. Nagagawa pa ho yan dahil mga vertical lines lang po, hindi naman basag ito. Okay? So, ang importante mahalaga ngayon, dahil kinakailangan ng may-ari ito,
eh, umorder tayo at papalitan natin, ha? Kunin ko lang. Okay, ito mga Toba Vips, bagong bago, ha, yung pamalit natin, kapareho ng model nung ating original na tinanggal. Okay, so dandahan din sa paghawak, kinakailangan ay huwag masyadong mabigat ang kamay natin, ha, lalo sa paghila, sa pagtanggal. Nako, importanteng mahalaga talaga na pakaingatan natin, lalo na ito at LCD. Madali ho itong mabasag, eh, ha. Teka muna, tayo natin na hilahin to. Ayan, ayan. Dahan-dahan lang ho, mga katropa peeps. Kainaman yan, bagay kanyang inyong inagulpi-gulpi yan. Yan parang maingat na maingat. Pag humahawak tayo ng isang bagay na importante. Kamiga. Ayan, ito na. Ito na yung ating pamalit, mga tropa peeps. Merong plastic siya sa gilid na protection doon sa screen. So, pwede kung hindi nyo tanggalin, hindi kayo gusto nyo naman tanggalin, pagkatapos na ma-install ito sa laptop. So, ilalagay natin dyan at ipahiga natin ng ano, patihaya, ano, padapa, dyan na. So, sino bang mahilig na dumapa? Eh di, yan, yung ating LCD ng ipapalit. Ano nga? So, ingatan natin yung kanyang pinakang board, mga tropa peeps. So, yan, ha? Okay. Tapat natin dito sa connector. Ano po? Okay. So, dahan-dahan, mga tropa peeps, sa pagsalpak nito, mga tropa peeps, may madidinig ka rito ng tunog, ha? Snap. Parang ganito, oh. Yan. May madidinig ka, ibig sabihin ay na-iconnect mo siya ng tama. Oh, yan. So, kung kailangan ay madidinig natin dandahan, ha? So, ito pong 30 pins na to ay sa tunog na madidinig natin. Ay kinakailangan, no, ay madinig natin yon para ito ay nakakonekta, no? Kasi pag nag-loose yan, may problema na magsimula dito sa ating ginawa na to, ha? Mga tropa peeps. So, lalagyan muna natin ng tape para sa porta dito po sa tinanggal natin, kasi natanggal na yung kanyang adhesive. Lalagyan natin ng suporta ngayon, kahit na scotch tape lang tulad nito. Ayan na, ha? Okay. May protection na tayo para hindi siya basta nahihila, ha? So, ibabalik muna natin pansamantala. At lalagyan natin ng mga ilang screw, ha? Bago natin siya tuluyang kumpletuhin lagyan, ano? Ng screw, mga tropa peeps. Para sa ganon, eh, makita natin kung gumagana yung binili natin, ha? Para pwede pa nating isuli. Okay? So, yan. Screw. Meron ko siyang kinakabitan doon na plastic. Dahil hindi ko naman siya basta mahuhulog, ano? Pero kailangan lagyan natin ng screw. Ayan, ha? Yung sa ibabaw na ito, ganun, may mga nakaumang. Okay? So, since hindi magnetic ko itong gamit ko, mga tropa peeps, medyo mano-manong hinahina yan na nating ibabalik yung mga screw, ha? Okay, dito muna sa bandang baba. Lagyan natin yung ilan, dalawa kaya dito sa apat. Okay, so okay lang, hinahinay lang. Okay, yan, pansamantala muna yan, para makita natin kung gumagana yung ating pinalit. Nasaan na ba yung aking power plug dito? Ito. Ayan. So, saksak natin. Kasi nga, sabi ng mayari, yung battery niya ay hindi na gumagana kahit na nakatakid dito sa laptop. Ano po? So, titingnan natin, ha, mga tropa peeps. At
Ipindutin natin tong power. Ayan. Okay. Yun. Malinaw. Tinaw nyo? Linaw. Wala na. Wala nang guhit. Ibig sabihin, maganda yung nabili na order. Wala tayong nakita na ngayon ng vertical. Ayan. O horizontal lines. So, ayan. Nagtuloy na siya. Tabayan na natin. Ngayon sa pagbubukas, mga tropa pigs. Mga tropa pigs, wala na tayong makitang guhit, ano, bar lines o vertical lines, kaya ta perfect, magaling yung ating na order. Mabuti naman at maayos naman yung seller na nagpadala nito. Minsan kasi kung order ka online may mga sira, hindi tinitesting ano yung mga inu-order, kaya karaniwan minsan sira. Pero ito maliwanag, oh. Walang vertical o horizontal lines na makikita. Ayan, malinis na. Mukhang bago, ang linaw. Linaw mga tropapigs, ano. So, sige. Shutdown na muna natin para tuluyan na natin may balik. Makompleto yung mga screws, ano, ha. At ibalik natin yung cover. So, shutdown muna natin. Ayan. Shutdown ng shortcut po ng shutdown ay Alt F4, tapos pag may lumabas, enter lang para shutdown. Okay, so wala ng power. Tanggalin natin to. Ayan. Ibabalik na natin ngayon yung mga screw na kulang pa, mga tropa pigs, ano, ha. Okay, so ayan. Kaya ta habang kayo po'y nanonood dyan, ha? Pakisipin niyo yung ating mga ginagawa doon sa mga gustong matuto, ano, ha? Hindi ho magnetic to, kaya medyo pahirapan ng pagbabalik nitong mga screw, ano? Dalawa lang naman na ang kulang. Ayan. Situate it na sakto sa butas yung ano, ah, yung LCD. Huwag nating basta ilalagay lang doon. Meron ho talaga siyang butas na sinasalpakan na ito. Ngayon. Okay. So, ayan. So, kulang na lang na cover para makompleto na, mga tropa pigs, ano, ah. So, hipu-hipuin din ninyo. At nang sa ganun din nakikita natin na walang ibang nakaangat at nakafix itong LCD. Okay? So, ibabalik natin ngayon, tropa pigs, yung cover. Ayan. Asa na ba yun? Ayun. Ayan. Babalik natin, ha, tropa pigs. Huwag kayong mainip dyan dahil ako hindi naiinip, ano. Sa ganitong trabaho, kinakailangan natin ng tiyaga. Kaya natin pinapakita, ang dahilan talaga ng tutorial na to ay upang makita ng mga nagpapagawa kung gaano ba katagal, mga tropa pigs, ha, ginagawa ang pagpapalit, ano, ha. Kung baguhan, medyo matagal, pero pagka sanay ka na, maraming beses mo nang ginagawa ang pagpapalit, kahit sa iba't ibang brand po ng mga laptop, masasanay ka na rin. Madali na, ha, mga tropa pigs. Okay? So, okay.
Ito pa, Vips. Ipuin lang uli natin, ano. Kompletuhin natin yung talagang nakabalik yung mga screw sa tamang pwesto nito. So, ayan. Tignan natin yung sa ilalim. Tsaka natin ididikit. Ididiin lang ngayon natin yan. Ayan, ha. Ayan, may marinig kang tunog. Ayan, pagka dinidiin mo, ay may tumutunog yan. Ayan. Okay. So, diinan sa likod. At sa harap. Para maglapat ng husto. Okay na kailangan, eh, diinan ng maigi. Ha? Ayan, ha. Labanan yun sa kabila. Para sa ganun eksakto siya. Okay. So, harap natin sa inyo. Power plug natin. Power up natin. At iuun natin ngayon mga tupapis para makita natin kung ayos na talaga yung ating ginawa. Ha? So, itong gilid. Okay, power up natin. Ayan. Kita nyo. Okay na mga tupapis. Buo na siya. Ha? Ayan. Wala na tayong ibabalik pa. At kompleto na yan. So, kitang-kita naman natin na kompleto na siya. Buo. Walang guhit. Walang vertical, walang horizontal bar lines na makikita tayo. So, abangan na natin. Fast forward natin mga tropa peeps. O, ayan. Okay na. Malinis na. Ayos. Mga tropa peeps, huwag nyo kakalimutan, ha? Eh, nang nabanggit ko sa inyo kanina, paulit-ulit na ako. Eh, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-subscribe, ano po. At saka, hit nyo yung notification bell, ha? All. Ibig sabihin lahat. Para kung ano man ang i-upload natin ng videos, ay inyong mapapanood kagad, okay? So, maraming salamat, mga tropa peeps, sa inyong panunood. At sana may natutunan kayo, ha? At sana po ay nag-enjoy kayo, ha? Okay. So, ulitin ko. Paulit-ulit na ako. Yan, huwag makakalimutang mag-like, mag-subscribe. At i-share ninyo para yung ating mga katropa peeps dyan, ha? Na problema kung paano bang pagpapalit. Bagay LCD lang at kaya naman ninyo. Eh, po pwede. Salamat po. Hanggang sa muli. Please like and subscribe. The Rocky B TV.